Hi guys, this is Jan Malbra guys, and you're watching PBA Drop Room TV. Welcome back po mga ka-Draft Room. Mahalaga talaga kung fit ang player sa sistema ng isang coach. Dahil kung diakma ang laro ng player sa sistema ng coach, ay malilimit ang growth nito as a player. Gaya ni CJ Perez na before ay nag-thrive na talaga sa sistema ni Coach Topex nang sila ay nasa Basti pa. Kaya't nung nagka-problema siya sa Ateneo at naghanap ng malilipatan na school, ay maganda ang naging desisyon niya na bumalik kay Coach Topex. Dahil sa run and gun system ni Coach Topex, talaga siya mas nagtatribe. At dahil nga sa desisyon na yon, ay nakakuha siya ng MVP. Medyo similar din dyan ang tinahak ng ating featured player. Siya po ay ang 5'11 shooting guard na si Jenmar Bragais. Si Jenmar ay unang naglaro ng college ball sa AMA Titans. Pero dahil sa kanyang potensyal sa shot creating at slashing ay na-recruit siya ng San Sebastian Recoletos. Sa kanyang stint sa Baste ay naging solid contributor siya off the bench at naging regular part ng rotation. Pero dahil sa kagustuhan niya mas mag-grow as a player at mailabas pa ang potential niya ay bumalik siya sa kanyang former coach na si Mark Herrera. Mas nag-flourish lalo ang laro niya dito. Halos every game ay nakaka 20 points si Jenmar. Binuhat niya ang AMA at naipasok sa Final Four ng Naasku. Sa PBA D-League ay nadala niya din ang scoring skills niya. Kaya't after ng college career niya ay kinuha siya sa MPBL ng Imus. Siya ang palaging top scorer dito. Pero talagang napansin ang offensive talent ni Jenmar nung lumipat siya sa Batangas Athletic. Dahil kahit star-studded ang lineup ng Batangas ay isa pa din siya sa naging main gunner dito. Ang laro ni Jenmar ay nakikita ko kay Ed Dakiwag. Elite level slasher na maaasahan sa mga fast break pero may decent outside shooting din. Para sa akin, si Jenmar ay isa sa mga best open court slasher this draft class. Kaya't sa mga PBA teams this draft na gusto makakuha ng instant scorer off the bench ay dapat i-consider si Jenmar Bragais. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room. Shoutout nga po pala sa ka-Draft Room natin na si Ireneo Salansang at sa Brioso family from New Zealand.